Hello guys, magandang araw po sa inyo lahat. So, for today's video, for today's vlog, pag-usapan muna natin ang email wallet kung paano po tayo mag-cash in o lagyan po ng pira ang ating email wallet sa bagong application, pag-update ngayon. So, dalawang kaparaan na lang po guys yung pag-cash in natin sa ating email wallet. Una, itong mag-login tayo sa account tapos mag-select natin yung cash in at saka lumabas yung QR code. Yun lang ipapakita doon sa teller para magka-cash in na sa iyong account. At ang pangalawa naman ay ang cellphone number at saka complete name. Yun lang po ang ibibigay doon sa teller, cellphone number at complete name para ma-search doon yung email wallet account natin sa bagong version. So susundan lang po ito guys sa tutorial ko. So please subscribe po and hit the notification bell para updated po kayo sa susunod kong i-upload na video. So, let's go! So, ito na po guys. Magkasin po tayo sa email wallet. So, lagyan na po tayo sa itong 4-digit na PIN. Example, 1234. Tapos, ito guys, na-cash in. Click na po natin cash in para po malagyan ng laman ng ating email wallet. So, dito sa itaas, makikita natin bank account or email branch. So, ito yung email branch tayo. At dito, ilagay po natin ang amount na ating i-cash in. I-try natin 1-3. So, lagyan natin 1,300. Yan lang po natin i-type. Tapos, next. At tingnan natin guys kung mayroon bang charge. Are you sure you want to cash in 1,300 pesos? Of course, yes. So continue lang po. At dito na, palagi kong kalimutan itong location. Dapat nakauna ng ating location. At dito na guys, kailangan na ang OTP. 6-digit. So ito guys, i-copy paste na po natin para madali lang po. At ito guys, makikita natin. So lumalabas na guys, cash in to branch. So meron na po ditong QR code. So you can cash in. Instruction is valid for 24 hours. So naka-note po dito guys. So ito lang po ipapakita dun sa teller. I-screenshot po natin para yun lang po ipakita sa teller. Pwede rin po itong kiptiin yung ECIP GB PHZP. So pwede rin po kung hindi tayo ituloy, may cancel transaction din po sa pinakababa. So ito lang po guys, kinakailangan dun sa teller. So ating ipapakita dun sa ating bagong email wallet na version. So again, back tayo guys. At dito sa pinakababa, log out po tayo para mag fill out ng form. So ganito po guys, sa mag fill out ng form, ito sa receiver, pangalan po natin. At dito sa baba, amount, lagyan po natin. At lagyan lang po natin dito ng cash in email wallet at pinakababa Burma po natin. So ganito lang po guys. At ito na po resibo natin. Ito na po makikita sa KPTN, ECI ito at ang amount nandito na rin. So yan lang po guys ang ating fill out ng form. At automatic po guys na mapasok po yan sa ating email wallet account. I-check lang po natin yung ating email wallet account sa ating cellphone. So maglagay lang po tayo guys. So maraming salamat po guys. God bless at all. Thank you.